Hi guys, welcome sa SIP9. In this video ay sasagot na naman tayo ng entrance exam reviewer, no? So, ginagawa natin to every weekend and ginagawa natin ay sinasagot na natin yung isang tanong, no? Tapos dinidiscuss natin yung mga mathematics behind it, no? So, dito maiksi lang tong tanong na to and I think this is very basic kung nakapag-aral na kayo ng probability, no? So, two coins are tossed. What is the probability of getting at least one head? So, madaming nalilito sa ganito. Ano ba ibig sabihin ng at least? At least one. So, pag may nakita kang isa, kasama yon. Pag dalawa, kasama rin siya. Okay? So, I think yung pinaka-practical dito, no, ay pwede nating i-list na lang, no? Kasi, two coins lang naman. So, for example, this is coin 1 and this is coin 2. Ano yung mga possibilities na mag-land sila, di ba? I think familiar naman kayo sa head and tails, no? Parang tao, ibon yan, di ba? So, sa US kasi head and tails ang tawag nila, no? Or I think yeah, in many English speaking countries, no? So, pwedeng parehong head, no? Di ba? Pwedeng yung coin 1 ay head. Pwede rin head yung coin 2. Isang possibility yan. Pangalawa, pwedeng head ang coin 1, tsaka pwedeng tail ang coin 2. Pangatlo, pwedeng tail ang coin 1, tsaka pwedeng head ang coin 2. Pangatlo is pwedeng tail, tsaka tail. Okay, so yan lang yung possibilities, no? Wala ka nang pwedeng... wala nang ibang possibilities. At ang tinatanong natin dito ay at least one head. So, pag may nakita kang one head, no, sa isang case, ibig sabihin kasama na yon, di ba? So, halimbawa, sa part na to, kasama to kasi may dalawa nga yung head niya, di ba? Ito rin kasama kasi meron din siyang isang head, at least one, di ba? So, ito kasama rin to, part na to. So, 3 out of 4, no, doon sa mga possible outcomes ay mayroong head. So, 3 out of 4 meaning ilang percent yun? 3/4, di ba? Which is 75%. So, the correct answer is D.